Ganito rin po yung problema sa PDF file na hindi mo siya ma-edit on the spot. As in, pwede mo lang siyang basahin, i-read, pero hindi mo siya pwedeng i-edit. So, ang madalas sa ginagawa, may pupunta ka pa ng browser, i-search mo yung PDF to Word or Docs Converter, and then kailangan mo pa siyang i-convert to Word para lang i-edit, and then i-reconvert sa PDF pag gusto mo na siyang ipasa. Ang problema nga lang, kapare ko, is napaka-hassle kapag ganito yung gagawin mo. Kaya ngayon, kapare ko, may solusyon na dyan sa ganyang problem. Dahil meron na tayong isang malupit na application na pwedeng gamitin para ma-fix yung problem na yan. Ngayon, pag-usapan natin yan sa video na to. Let's go! Ito yung application, kapare ko, na pwede natin gamitin para masolusyonan lahat ng ganong problema, which is ito si UPDF application. Para ma-download to, kinakailangan nyo lang, kapare ko, pumunta sa kanilang mismong website, which is updf.com. Yan lang, kapare ko, updf.com. And then dito, kapare ko, pwede nyo na siya i-download for free. Ang maganda dito, kapare ko, kahit hindi kayo magbayad sa kanya, pero in a certain file lang, at ipapaliwanag kayo mamaya. Ang maganda dito, kapare ko, is meron siya mga ganyan features, which is ito yung mga unique, common lang to. Edit PDF, read PDF, annotate PDF, convert PDF, pwede ka mag-convert from Excel or from Word file to PDF, organize PDF, and OCR PDF. Napakarami yan, hindi lang yan, mga kapare ko. Ang malupit pa dyan is available na to sa lahat ng devices. Mapa Mac OS, Windows, iPhone or iOS, at saka Android phone. So ito lahat, mga kapare ko, is possible yung gamitin sa kahit anong devices. So yun yung maganda dito sa PDF na to, kapare ko. Anyway, let's assume na na-download na ninyo at na-install na yung app. Ganito lang naman siya gamitin, kapare ko. So ngayon, para makapag-edit ka dito ng PDF file sa ating mismong UPDF app, kinakailangan mo lang pumunta ng recent, ito, and then i-click mo lang yung open file. So open file, kinakailangan mo lang i-locate dito yung gusto mong i-open na file. Okay, so sa akin, meron na tayo itong number file natin. So ito, titry natin siyang i-edit at ipapakita ko sa inyo yung mga common features ng ating malupet na UPDF app. So ngayon, ano ba yung kayang gawin ng ating mismong UPDF? Pag pumunta kayo dito sa kanyang left panel, ito, makita ninyo dito na meron tayong mga common function. Merong reader, comment, meron din ditong edit PDF, merong organize pages, at saka crop pages, at also kapare ko yung page tools. So dito, halimbawa, gagamitin natin yung reader function niya. So pag sa reader function, pag kinilig natin siya, kahit anong klaseng pindot ko dyan, hindi ako pwede makapag-edit yan. As you can see, pinipindot ko yung keyboard ko, hindi ako pwede makapag-edit kasi hindi siya nasa editing mode. Pero once pinindot ko yung edit PDF, lalabas ito, kapare ko. Okay, space lang daw, and then pwede na tayo mag-edit dito ng kahit ano. So ngayon, ganun lang naman siya kabisig gumagaya na. Mas maganda nga na nilagay talaga nila tong reader mode kasi syempre, minsan once na napapaklik tayo, hindi natin alam, nababago na natin yung arrangement, kaya goods nilagay ito ng UPDF. Next function naman or features nito is yung kanyang comment. Dito sa comment ako natuwa dahil meron itong tinatawag ng signature. Sa signature part, kapare ko, ito siya sa may bandang upper right corner. Click nyo yan, and then dito pwede na kayo mag-create ng sarili ninyong signature. As you can see, meron na akong dalawang na-create. Ngayon, ipapakita ko sa inyo paano mag-create. Click nyo lang yung create. And then dito, touchpad siya. So, i-drag nyo lang dito yung mouse nyo at gumawa kayo ng sarili nyo yung perma. Okay yon. So, ngayon, kapag hindi naman kayo okay-okay sa paggawa nyo ng perma, hindi pa yun yung goods sa perma nyo, clear nyo lang, babalik sa dati. Ang nagustuhan ko dito kasi, kapag meron ka pipirma na documents or kaya may mga promotions ka, napakadali pumirma. Which is para sa akin, win-win to. Yan, no? After ko makreate, pwede ko na siya agad ilagay dito. Okay? Yan, halimbawa, may contract signing kayo, meron kayong mga binentang bahay, may mga binenta kayong part, then kailangan nyo ng contract or kailangan nyo ng perma dun sa kontrata na yon, pwede nyo itong gamitin, kapare ko. Ang ganda nyan kasi hindi na kinakailangan pang pumunta sa isang website and then gumawa din ng sarili mong signature, etc. Hindi ka na mahihirapan pa. Ang maganda rin sa function ng comment na to, kapare ko, is pwede ka ditong mag-highlights and then pwede ka rin dito maglagay ng notes. Okay, so i-click mo lang itong sticky note para mapaglagay ka ng note. Halimbawa, ito, gagamitin natin yung highlight. Sa highlight part, na-highlight natin yung may error. Sabihin natin, annotate natin to. Halimbawa, ito. Yan. Tapos lagay tayo ng comment dito, click nyo yung sticky note, and then i-click nyo lang sa specific part ng page. Yan, for example, dyan. And then maglagay tayo ng info na para kapag tinignan ng mga ka-member natin o ng mga taong mag-check nito, is makikita nila yung correction natin. Sabi, ilagay natin, masyadong madami. Kung wari lang to, guys, ha, madami. Mas check the article. Yan. Kung ari, binibigyan natin sila ng info na masyadong madami na nilagay nilang article and then pwede nilang i-check. So, napaganda na ito gamitin lalo na kung meron kayong mga teams na nag-a-access ng file or kaya meron kayong thesis na need nilang makita kung ano yung mga corrections kung ang inyong setup is virtual lang. Maganda to gamitin, kapare ko. So, ito pa yung iba niyang function, mga kapare ko, sa comment part. Pero for me, ang pinaka-the best talaga dito is yung dalawa or yung tatlo, yung highlights, comment, or yung sticky note at saka yung ating mismong signature.
editor. Ngayon, proceed tayo sa next function. And then, yun lang lahat yung common part ng edit PDF functions natin. So, next naman natin is yung organize pages. Sa organize pages, kung kayo yung taon na nahihirapan mag-organize ng mga PDF pages or kahit saang pages ng documents, dito sa UPDF function na to, napaka-basic lang. For example, halimbawa si page 4 at si page 5 is nagkamali. Ang kailangan nyo lang gawin is just to drag the page 5 and then ilalagay mo na siya sa person ni page 4 and then siya na yung bagong page 4. At si page 5, bababa siya doon. Nakita nyo ba yung difference? Andali lang. So, kung meron na kayong mga umextrang PDF slides or PDF pages, kagaya nito, wala naman nakalagay, pwede nyo siyang iselect and then click the delete button. Ito, kita nyo? Delete pages, click mo yan. And then, pwede nyo rin siya pagsabay-sabayin. Kailangan nyo lang control, i-click yung control ng inyong mga keyboard and then iselect yung mga pages na yun. Control 1, 2, 3, 4, yan, 4 pages, yan, 5 na, and then, yan muna, and then click mo lang yung delete pages, matik, isang pindot lang, deleted na silang lahat. Ganyan kaganda yung function ng ating organized pages or organized page. So, kayo nung bahala dito sa part na to, kasi dito, pwede nyo na siyang i-arrange-arrange kung saan nyo man siya gusto ilagay. Anyway, yung next naman natin function dito yung sinatawag na crop page. Sa crop page naman, usually is a common crop lang naman. So, pwede, may option kang i-crop yung inyong mismong pages. So, wala namang nating special sa kanya, kapare ko. Or walang special sa kanya. Kasi, just a common crop lang siya. Kung marunong kayo mag-crop ng photo, ganun lang din yung gagawin nyo dito. Kaya hindi ko na masyado yung didiscuss tong part na to. Sa function natin, isa sa pinakagusto ko is itong ating page tool. Sa page tool, matatagpuan natin dito yung watermark, background, and also header and footer. Ang usually pinakagusto ko dito, kung gusto nyo maglagay ng watermark sa inyong mga PDF file para maging security or kaya para malaman nila na para sa iyo yun or sa iyo talaga yun, is gamitan mo ng watermark, kapare ko. Ito yung isa sa pinakagusto ko dito, ipapakita ko sa inyo kung bakit. By the way, yung background, same lang din naman itong watermark, pero hindi siya kagaya ng watermark na mayroong iba't ibang design. Background lang talaga. Yung header naman at saka yung footer is usually yun yung nilalagay dito sa gitna na part. So, hindi ko na i-discuss yan. Pag-usapin natin yung watermark kasi alam nyo na yung dalawa. Anyway, sa watermark, kailangan nyo lang mag-add and then ang maganda dito sa watermark, pwede siyang text, pwede siyang image, and also PDF file format. Pero syempre, gagamitin natin image kasi mas maganda yon. And then, ang gagawin lang natin, i-click lang natin itong 3 dots and then nahanapin nyo lang dito sa inyong file path kung ano yung inyong mismong gustong ilagay na watermark. Sa akin is yung icon na lang natin. Add nyo lang yan ng ganyan and then as you can see, meron na siya dito. Yan, ganyan na itsura niya. Kailangan nyo lang timplahin itong opacity at saka yung ratio of watermark para pwede siyang ma-adjust depende sa dami or laki ng gusto ninyo. Okay, as you can see, na-adjust ko siya para siya nagiging polka dots. Mas maganda yung size na 20-24%, ganyan. And then, gawin lang natin siyang marami as 3x3, ganyan. Pag 3x3 kasi marami siyang mga spots. So kapag ganito mga pare, kaya antayin lang natin kasi medyo mabagal-bagal yung PC or kaya mabagal-bagal yung ating mismong app sa pagpaprocess kasi marami yan, 3x3. Pero for me, kapare ko, goods na goods to talaga itong watermark section. Sure ako na magagamit ko to. And also kayo din, kapag gusto nyong maglagay ng pagkakilanlan dun sa file lang gusto nyong i-upload para hindi magamit ang iba basta-basta. Which is para sa akin, goods to. Anyway, proceed tayo sa iba pang features. So, pag in-exist natin to at pumunta tayo sa batch folder, there may kita natin dito yung 5 functions. At itong mga functions na to kapare ko is super powerful, lalo na tong convert at saka encryption. Ngayon, ipapakita ko sa inyo paano sila gumagana. And also, ipapakita ko na lang tong dalawa, yung convert and encryption. Ngayon, unahin muna natin kapare ko yung convert function. Sa convert function, usually ito lang naman is ko-convert mo yung file to another file format. For example, PDF to Word format, to PowerPoint format, Excel format, CSV format, rich text format, text, images or image format, XML at saka HTML, which is pwede din dito mag-code. And then same lang din, kung meron kayong mga ganitong file format like HTML, CSV, Excel, PowerPoint, Word, ay pwede mo rin itong i-convert to PDF. Ganito lang yung kadali. For example, kikilik nyo lang dito yung ating add file. Okay? Sa add file, hahanapin nyo lang dito yung inyong mismong file na gusto kong i-convert to other file format. For example, ito na lang PDF. Open lang natin yan. And then dito, manimili lang tayo kung anong file format yung gusto natin. Halimbawa, gusto ko siyang i-convert to Word format. And then, click nyo lang yung apply. And then dito, hahanap lang tayo dito ng directory file or path na pagpupuntahan after natin siya ma-convert. So, ilagay na lang natin dito sa download ulit and then save. And then, antayin nyo lang mag-loading ito kapare ko dahil medyo matagal-tagal yan. Depende sa dami ng file na nasa loob ng inyong kinoconvert na file. Kasi ito, usually 200 pages and as you can
efficiency, 202 pages. So, antayin natin siya in a few seconds. And then, after a few seconds, yan, na-direct na tayo dito sa kanyang file fat. So, syempre, para ma-check, pupunta muna tayo dun sa application. As you can see, may check na siya. And then, matik yan, after niya ma-convert, mapupunta dun sa file fat niya. Usually, nagawa ko na ito kanina na nag-testing ako, pero ito yung bago, yung merong dash 1 sa dulo. And then, kapag inopen natin siya, Word format na siya or naka-docs format na. As you can see, docs format na yan. Pwede natin siya edit na madali. And also, maganda dyan, unlike sa ibang mga converter na once mo kinonvert yung isang PDF sa docs, eh nag-iiba-iba ang kanyang orientation. Dito, pare ko, hindi. Kung ano mo siya nakita sa PDF, ganun na rin siya makikita sa docs, which is good yun, kapare ko. So, ganun lang gamitin yung convert function ng ating new PDF. Ngayon, ang next naman natin gagamitin is yung isa sa pinakasikat at usually, personally, favorite ko dito, which is yung encrypt function. Yung encrypt function kasi pwede ka dito maglagay ng password sa iyong PDF. So, ganito lang siya nag-work. Kaya kailangan mo lang hanapin yung PDF na gusto mong i-convert or lagyan ng password, I mean. Halimbawa, yun ulit, yung file na pinakita ko sa inyo kanina. Lagay natin yan dito. Open lang natin. And then dito, as you can see, may nakalagay dito yung document. Document open password. Ilalagay nyo yung password na gagamitin para ma-open yung file. So, sa atin, gawin na lang natin yung PDF at 123. Okay? PDF at 123. And then, PDF at 123. And then, click nyo lang yung apply. Ngayon, kapag gusto nyo siyang i-export, punta lang kayo ulit doon sa inyong gustong file pata paglalagyan nito and then click nyo lang yung save. And then after that, kapare ko, goods na yan. Makikita na natin yan dito sa ating download folder and then nandyan siya sa isang UPDF encrypt folder. Matik yan na lalabas dyan. Double click nyo lang and then nandito siya sa loob. So ngayon, kung gusto nyo siyang i-open, double click nyo lang and then as you can see, hiniingan na tayo ng password. So maganda tong gantong function kapare ko, kapag meron tayo mga file or halimbawa titulo ng lupa, DDoS ilang motor, sasakyan or something or kaya mga kontrata sa partnership kagaya ng amin, mga YouTuber, or kaya minsan meron lang kayong mga importanteng documents or PDF file folder na need ng password, ito yon. Ito yung magandang gamitin doon kapara ko. Ito yung benefit ng pagkakaroon ng encryption. Ngayon, hindi nila ma-open once na mali yung ilalagay nilang password kagaya nito. Diba? Hindi nila ma-open. Pero kung tama ilalagay nila, which is yung nilagay natin kanina, na PDF at 123, ma-open nila yung file, which is ganun lang kasimple kapare ko. Ganyan kaganda yung function na to. Ang maganda dito kapare ko, yung mga gamit nyo rin to for free, pero 2 files lang yung pwede nyo i-edit dito. Pero kung gusto nyo mag-subscribe sa kanila, napakaganda ng promo na binigay nila dahil kapartner tayo ng UPDF. Dahil binigyan nila tayo ng exclusive promo na around $7.99 from $49.99 yearly. So, ibig sabihin ka pare kayo, isisang bayad mo lang ng $8, around 400 pesos lang yan, ay meron ka ng 1-year subscription plan ng ating mismong malupit na UPDF. At dahil yan, ay partner nila tayo. So, gift yan sa atin ng UPDF. At ma-access nyo lang yan using my link. Link in the description ka pare kayo. Kung gusto nyo naman ng perpetual plan ka pare kayo, meron tayong $19.99 dito, around 1,000 plus pesos lang yan. Kaya kung gusto nyo nga ito mga pare kayo, ilalagay ko yung link sa ating description. Pwede nyo siya gamitin for free and also pwede nyo siyang gamitin ng may subscription. It depends on you. Anyway, maraming salamat sa panonood. Yun lang. Peace.